Hello, hello. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi at magandang umaga po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. So for today's video, muli tayo po ay magluboil ng Chinese soup, but another kind of Chinese soup. So tapos na po tayo sa pork and chicken. So ngayon naman po, tayo po ay magbuboil ng fish soup. So ito po yung mga ingredients. Fish, a little bit of pork muscle, ginger, at saka balat ng dalandan po muli. Tapos ito po yung halo niya, chikwa, and mixed dried Chinese and mga ano yan, pakay, waisan, sisat, hindi ko alam kung anong tawag doon sa may tali. So yan po yung mga ating mga ingredients. So ito pong pork, yung pong muscle ng pork na blanch na po natin yan, so hihiwain na lang po natin. So ngayon naman po, nalinis na po itong isda, i-fry po natin siya ng konting luya. So halina po kayo muli, samahan nyo po ako sa pagbubuhol ng fish soup. So yan, i-fry po natin sandali yung isda bago po natin ilagay dun sa kumukulong tubig na para sa sabaw na. Ilagay po muli tayo ng mantika. Siyempre fry, kaya may mantika. Actually, itong gagawin ko pong, gagamitin kong isda, may malalaki po dito, kaso hindi ka ako makahanap ngayon. May bisugo naman, kaso ang mahal, 3 piraso, hindi naman kalakihan, 50. Kaya hindi na lang bisugo ang gagamitin ko, kasi yung bisugo ang inihahalo ko po doon, yung kamatis, patatas, carrots, at saka celery with onion. Wala akong merong bisugo pero ang super mahal naman. Pag konti lang kasi yung isda, hindi masyadong malasa, kaya ito na lang ang ilalagay kong gagamitin kong isda para mas malasa konti. At least ilang piraso siya. Lagay po natin yung luya. Mukhang konti lang yung luyang nahiwa ko. Dagdagan natin para hindi siya malansa. Ayan. Hindi ko lang alam kung meron itong isdang ito sa atin. Yan po ang itsura niya. Parang yung biya, pero hindi naman po ito biya. Flat yung ulo niya. Na matanggal yung kanyang lansa. Try po natin sandali.
lalagyan po natin siya ng tubig. Tapos maprito konti, lagyan po natin ng tubig. And then, may ipinakulo na rin po tayo tubig dito para doon natin ilagay lahat yung mga ingredients. Saka po natin ihalo yung isda. So, lagay na po natin yung pork. Dahil kumukulo na po yung tubig sa kaserolo. Ayan na po yung kaserola. Lagay na po natin lahat yung ingredients na. Ayan, yung pork. Hindi pa pala natin nahiwa yung chikwa or hairy gourd. So, ayan, naputol na po natin sa 1:2. 1 cut into 2. Bali, 4 po yung ginamit kong chikwa. So, lagay na po natin. And then, ayan pa rin po yung isda. Pakuloan lang po natin saglit dyan. Ngayon naman po, ihugasan natin yung iba pang mga ingredients niya. Para ilagay na po natin lahat doon sa kaserola. Tapos, i-boil po natin ng mga 2 hours. Ganyan po kahilig ang mga Chinese. I mean, ang amo ko. Yung lalaki, mahilig po yung sa sabaw. Kaya lagi kaming nagbo-boil. Sabaw lang naman. Hindi naman kinakain yung laman. So, lagay na po natin ito po yung mga ingredients. Nainugasan ko na. So, ilagay po natin ngayon dito. Sama-sama na silang lahat yan. Sama na rin po natin yung isda dahil yan na po yung isda. Oh. Ayan. Hayaan po natin siyang kumulo dyan ng 2 hours. Hanggang konti na lang yung sabaw niya. So yun guys, antayin po natin siyang kumulo. Saka po natin takpan. And then mga lagay po natin sa medium fire para hindi naman maubusan ng sabaw. Pwede na nating takpan guys. Oh, tanggalin ko muna pala yung kanyang mga bubbles. Tanggalin po natin yung kanyang bubbles yan. Oh. Para hindi magmukhang marumi yung ating sabaw. Yan siya. Kumukulong-kulo na. Mas maganda pag naka-high fire pag fish ang ating sabaw kasi para madurog-durog yung isda. And then lahat ng lasa ay mapupunta sa sabaw. Then mamaya i-gagamitan na lang natin ng strainer. Didrain natin lahat yung mga ano na yan para makuha lang natin yung sabaw at hindi sumama yung tinik ng isda. So, hindi naman nila kinakain yung laman niya eh. Sabaw lang talaga ang kinukuha.
So ayan, ayan po yung ating natanggal na bula-bula. So hayaan po natin diyang siyang kumulo diyan ng naka high fire. Takpan po natin. Ayan. So hahayaan natin siyang kumulo ng mga 2 hours. Mamaya masarap na yung sabaw. Kanina nasabi ko pala na medium fire, hindi pala kasi fish pala itong sabaw ko, kaya hahayaan natin siyang naka high fire and then mga 30 minutes before maging ready siya, saka natin i-low fire. Pero syempre kailangan nating i-check from time to time kasi baka naka high fire nga mamaya naubusan na pala ng sabaw. So yan po, kulong-kulo na po siya. So takpan po natin. Yan. So ayan natin siya dyan na kumulo ng 2 hours. So ito na po yung ating sabaw. Yan, konti na lang po yung sabaw niya. So pwede na po nating patayin. Ready to drink na. Ayan, naging maputi na po yung kanyang sabaw. Sarap na yan. So ayan na po yung ating sabaw. Yung fish soup. Ready to drink na po. Ayan. Sarap. So sa mga bago pa lamang po sa aking channel, don't forget to click like, share and subscribe. And comment na rin po kayo. And don't forget to press the notification bell para every time na may bago akong upload, ay mano-notify po kayo. So, salamat po. Thank you, thank you. Ayan, bago po tayo tuloy magpaalam, shoutout po muna kay Day Gina Obanyes TV. Thank you dahil sa tulong mo at salamat sa Diyos sa buhay mo. God bless you. Kay MBTV, Anging Fay Vlog, Pinay Canadian Cares TV, kamusta ka na kabsat, get well soon, at kay Nida CM, at sa team magaganda po, at sa lahat ng mga subscribers at nanonood ng aking vlog, shout out po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you everyone, and God bless everyone din po. Bye-bye.